huling nasukat sa lawa ng main crater ang mataas na temperatura na may sukat na 71.8 degrees Celsius noong ika-apat ng Marso 2021. Sa nakalipas na 24 oras, ang Taal Volcano Network ay nakapagtala ng isang low-frequency volcanic earthquake at low-level background tremor na nagsimula noong ika-8 ng Abril 2021 sa ganap na alas 9:05 ng umaga. Samantala, may hinampagsingaw na may taas na 10 metro mula sa mga fumaroles o gas vent ang naganap sa main crater. Ang pagbuga ng sulfur dioxide o SO2 ay humigit kumulang sa 2,305 tinulada kada araw kahapon ika-2 ng Mayo 2021. Ang huling sukat sa lawa na main crater ang mataas na temperatura na may 71.8 degrees Celsius noong ika-4 ng Marso 2021 at acidity na may pH 1.59 noong ika-12 ng Pebrero 2021. Ang sukat ng ground deformation ng bulkan gamit ang Electronic Health Continuous GPS at INSAR monitoring ay patuloy na nakakapagtala ng marahan na pamamaga at ng kalakhang Taal pagmula pa ng pagsabog nito noong Enero 2020. Sa kabuuan, ang mga nabanggit na batayan ay maaaring nagsasaad ng patuloy na pagliligalig ng magma sa dikailalimang bahagi ng bulkan. Ang Taal Volcano ay sa kasalukuyan ay nakataas pa rin sa Alert Level 2. Dahil dyan, ang DOST phivolcs ay masusing nagbabantay sa kalagayan ng Bulkang Taal 24/7 at handang agarang ipabatid ang anumang pagbabago nito sa lahat ng kinauukulan. Maigting na pinagbabawal pa rin ang pagpasok ng sinuman sa Taal Volcano Island na siyang Permanent Danger Zone o PDC ng Bulkang Taal. Lalo't higit sa main crater at daang Kastila Issue at ang paninirahan at pamamangka sa lawa ng Taal ay pinagbabawal pa rin hanggang sa ngayon. At para sa iba pang impormasyon at susunod na update ng Bulkang Taal ay maaari nyo lang akong isubscribe sa aking YouTube channel. Yun lamang at maraming salamat.